na muling siya'y lalaan at ako'y magpapakita. Muling siya'y magkita at mabuhihan ako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ng iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng makatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabaksa na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya, lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong
ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon nananatinakalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Tumayo po tayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo, sinasabi nila kay Jesus, umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes. At sumagot siya, sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalwa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ng iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Ngayon ho ay October 31. At ang iniisip ng karamihan, no,
gabi ng lagim. Magtatakutan, manunood ng horror, tapos pag natakot, sabay patugtog ng Christmas song para mawala yung takot. O magpapatugtog ng masaya. Pero nakakatawa din, bakit mo tinatakot ang sarili mo? Manunood ka ng nakakatakot, tapos may kumuluskus lang na daga o pusa, nagtatakbo ka na. Ikaw din, choice mo yan. Pero maganda sa turo ng simbahan, ang araw na ito ay tinatawag natin ding bispiras ng pista ng mga banal. Halloween. All Hallows Eve. Siguro narinig nyo na yon, no? All Hallows Eve. Pero hindi ho yan yung magtatakutan. Pero ang pag-alala sa mga banal. Dahil inaalala natin yung halo sa mga santo. Diba? Sa mga larawan ng mga santo, may kita kang halo. At yun nagmula ang All Hallows Eve. Ang kabanalan ng mga santo. Hindi pagtatakutan. Hindi manunood ng isang serye sa ano ba ngayon, Jessica Soho, pagbatang 90s ka, di ba, Magandang Gabi Bayan. Pero pag-alala sa gawain ng mga banal. Sana, no, yung mga media, yun ang bigyang halaga, yung kabanalan, hindi takutan. At yan ang tinuturo na simbahan. At yan din ang pinagninilayan natin sa ating unang pagbasa. Na ang daan ng kabanalan ay hinahayaan natin na balutin tayo ng salita ng Diyos. Hinahambing ni San Pablo sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, sa ating pananatili sa kabanalan ng Diyos, na ang ating sandata at kalasag ay ang salita ng Diyos na siyang laban natin sa kasamaan at pumoprotekta sa atin sa lahat ng temptasyon. The Word of God is our weapon and our shield. At hindi ba yan din ang naging saliga ng mga santo? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na sinundan nila at ginabayan. Salita ng Diyos sa kanilang pinakinggan. Kaya ako hindi ho natatapos ang pagninilay natin dito. Part 1 ho lang ito. Kung gusto niyo ho ng part 2, simba ho kayo bukas. Pero, hayaan natin no sana yung aspeto ng kabanalan may maging parte ng buhay natin. At kasama din po ng pagninilay natin sa daan tungo sa kabanalan, sa ating paghahanda, saan nalalapit na kapistahan ng Poong Nazareno, ay pinagninilayan natin ang kahalagaan ng pagsunod sa Diyos. Kahalagahan ng pagsunod sa kahit anumang gawain, pisikal at panlabas. Kung wala naman sa puso ang pagsunod at pagtalima sa utos ng Diyos, baliwala ang lahat ng sakripisyo. Kaya, ang mga santo ay nagtuturo sa atin bilang ating mga halimbawa sa pananampalataya na posibleng sumunod sa Diyos. Hindi nakakatakot sumunod sa Diyos. Nagbibigay liwanag ang pagsunod sa Diyos. Hindi ba ang mga santo liwanag din sa buhay natin? Dahil inaaninagan din nila sa buhay nila ang liwanag ng Diyos. At magandang unang imbitasyon sa atin ito, aninagan natin ang liwanag ng Diyos sa ating buhay
sikapin na tumalima sa salita ng Diyos at tahakin ang buhay kabanalan. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid mula sa ating misyon na maging propeta ng mahabaging pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Ama na gawin tayong tapat at matapang sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Ang ating itugon, makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway maging tapat sa kanyang pagiging propeta na ituro sa mga tao sa ating panahon ang mga tamang bagay na pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga naghahangad at nagpapagal para sa isang magandang bukas, naway hindi panghinaan ang loob o maghinanakit dahil sa mga pagtuligsa at paglaban sa kanila. Bagkus, palakasin sila ng pag-ibig para patuloy na sumulong. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Atin nawang tanggapin ng bukas sa loob ang salita ng Diyos, gaano man ito kahirap o magbibigay lamang ng agam-agam para sa atin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway hindi mapagod sa kanilang pagbibigay kalinga na mayroong personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yaong mga yumao, naway gawing malinis ng mapagpagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, palakasin mo kami sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Panginoong Diyos na buhay si Jesus tulad ng kanyang ipinangaral, ibigay mo sa amin ang banal na Espiritu ang makasunod kami sa Kanya nang walang pag-aatubuli patungo sa Kanyang kaharian kung siyan siya ay Panginoon magpakailanman. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal.
Ama naming lumika, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, noong lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, bagpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa mali,
bawat sun ng mundo. Ang tama ko, yung kapitan, hinapin mo at pagkakalaman. Kaligtasan sama-sama inayo mo ako. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na at sa buong buwan ng Nobyembre. Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang ating kadiboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Paris Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-8195959. Para sa iba pang impormasyon, ito po ay limited slot only. Inihahandog ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Booklet. Ito ay naglalaman ng nobina at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga ng 20 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Some love.